Residents in southern Metro Manila, particularly in Parañaque, are dismayed over the persisting water service interruption that is blamed on one of the water concessionaire's supply sources. Alvin El Chico tells us more. Residents of Parañaque are dismayed that their agony of having no water supply during the daytime is again extended up to March 24 due to problems with turbidity in the Laguna Lake where a portion of Maynilad supply comes from. Kalaong nabiruin mo naman, ilang gabi na kami po yat, kahapon nga, akala ko imatahin na ako sa hilo. Small business owners like this water filling station are also reeling from the negative effects of the long water supply interruption. Una, syempre puyat kami. Pangalawa, wala po kami talagang kinikita. Deficit po kami ngayong March. Hindi po namin alam kung magtatagal pa water station namin dito. Residents appeal to Maynilad to improve its service. Gusto namin, bigyan naman nila kami ng tubig ng ayon sa oras naman na hindi naman yung halos para kaming nagmamakaawa na nga kami. Ayusin po ni Maynilad yung serbisyo lalo na po dito sa Port Estate. Lagi kaming walang tubig. Maynilad explains the northeast or Amihan winds has worsened the problem in its Putatan Water Treatment Facility. Tuwing Amihan season, ang direksyon po ng hangin, tinutulak yung tubig ng lawa papunta po sa treatment plant natin. At dahil mababaw po ang Laguna Lake, so mas mabilis pong mabulabog yung sediments sa lake bed, kaya diretso po siya sa planta pumapasok. But the question is, when will the situation return to normal for residents of southern Metro Manila and parts of Cavite who have been suffering from intermittent water supply since last year? Mag-improve na po siya, gradually nga lang. No? So hindi po siya immediate na mag-increase yung production. So in the next couple of weeks, siguro around mid-April, marirestore na po natin siya. But we will provide updates po kung ano man ang magiging sitwasyon sa south po. Maynilad is also gearing up for summer months as demand usually rise by around 6% due to rising temperatures. Kasama po dyan yung ating pag-re-reactivate ng mga karagdagang deep wells para pagkuna ng additional supply. Meron din po tayong tinatayo na modular treatment plants sa south. Walang tigil yung ating pag-intensify ng ating leak repairs and pipe replacements. The MWSS Regulatory Office has been monitoring the situation of millions of customers in the south in case there is basis for the regulator to impose monetary penalties for prolonged water service interruptions. Alvin El Chico, ABS-CBN News. The Philippine Fisheries and Aquatic Resources Bureau urging residents of oil spill hit areas not to consume fish for now. This after the agency found low-level contaminants in fish samples collected in several municipalities in Oriental Mindoro. It detected a class of chemicals that occur naturally in coal, crude, oil, and gasoline, which are generally harmful to humans. The agency is also calling on affected local government units to continue imposing the fishing bans. Patuloy po yung monitoring para makita po natin yung progress nitong mga traces na nakita natin sa water samples, pati dito po sa mga laman ng isda, dahil we need to put into context na itong mga initial na resultang nilabas namin, ito po hindi real time. Ikinandak po natin ito ilang araw matapos nga po itong oil spill. Ito pong resulta ng pag-aaral na ginawa po ng DFAR ay hindi pa rin po ito conclusive okay. As far as food safety is concerned. Meanwhile, the Philippine Social Welfare Department is looking for long-term ways to address the effects of the massive oil spill. The SWD spokesperson Romel Lopez says they have already given out at least 38.1 million pesos in aid to nearly 6,000 families in the affected provinces of Mindoro, Palawan, and Antique. He, however, asserts the department's annual budget is not enough to fund aid to affected residents in the long term. Sinusubukan na po namin magkama pa ng mas kumbaga holistic at mas pangmatagalan po na solusyon dito po sa problema na ito natin sa oil spill kasi hindi naman po natin nakikita na in the coming days ano po ay magbaback to normal na yung sitwasyon ng mga apektado nating kababayan dito. So nakikita po natin prolong po talaga yung effect nito. Kaya po kailangan yung ating approach din ano ay sustainable at pangmatagalan para po dun sa ating mga apektadong kababayan.
Agriculture groups warn about the decreasing number of farmers in the Philippines. The group Central Luzon Farmers says some of their members are forced to look for other sources of income due to incurring losses. Now, the Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated adds traders and middlemen are not paying enough for the produce of farmers. It says this may have an impact on the country's food supply. We will have to expect for the worst, that we will have to put a position that we are on our own. And we have to survive on our own. That is the position that we would like to take, and we call on, wake up call to the government and the private sector. Magtulong-tulong po tayo. An agricultural group warns selling confiscated smuggled sugar in government's Kadiwa stores will only worsen smuggling in the Philippines. Dikilusang Magbubukid ng Pilipinas says smugglers will be able to buy back the seized sugar at cheap prices. It also reiterated its call for President Marcos to step down as agriculture chief and appoint someone who can handle the portfolio full-time. At tingin po namin, malaki din yung dapat imbestigahan at panagutin ang nasa BOC, Bureau of Customs, at saka po yung mga official sa Department of Agriculture. Kasi po, kung hindi, magpapatuloy po at mapapansin nyo po paulit-ulit ito kasi po ang lalakas ng loob ng mga smuggler sindikato dahil wala pong nananagot.